Sorry po, kay Brother Wendell po, pwede po bang magtanong, kuya? Sige, go ahead eh. Okay. Kasi kuya, sorry, sorry po. Bukod po sa sabi ay normal na Catholic na nagpapalo, sa inyo ko din po natutunan yung mga sa catechism, yung mga maling practice na maaring alam mo na hindi alam. So marami pong mga sabi nga ninyo, occultism. So nasa process na po ang nasa process na po kami ng ano ng yung sa mga occultism whatever sa lahat po ng natutunan. Turn ko lang po. Yung sa family ko po, nagsisimula na po kami, meron na kaming sa general confession po yung sa Pilipinas kasi nandito po kami sa Roma, kaming mag-asawa. Yung anak ko umuwi, yung panganay. So siya na po yung nasa practice na po kami ng sa exorcist po na under po ng authority sa amin. Kasi lahat ang gawa namin na tama. So meron lang po ako na medyo unting takot lang. Hindi naman ho talaga takot dahil sabi nga po ni Father Wendell na palaala niya, more prayer, more power. Tsaka mayroon lang po akong tatanong sa kanya na ang worried ko lang po is sa family ko po, nagagawa ko yung sa pagsusurrender, saka yung mga padugo. Ang pinaka-worried ko lang, Father Wendell, inuuna ko muna po yung sa sarili kong bahay and then sa mga kapatid ko, Father, wala naman pong mga ganyan-ganyan na mga padugo. Kasi sa Bicol po, wala kami masyadong ganyang mga tradition o culture. Sa Batangas lang po medyo yung madami-daming mga ganyan. Kaya marami po akong exposure, maring contamination. Ang problema po ay dito po sa Roma, for some reason, Father, napakadaming pare. Pero parang hirap, Father, maghanap ng exorcist priest. And then, last Sunday, meron po ditong Mario Priest. Ay, Brother Wendell, sorry po. Kasi puro pare ang kausap po. Kaya ang pakiramdam po, puro pare ang kausap po. Sorry po, brother, mga brother po, sorry. Ang ano ko po, wala pa po ako nakakausap na exorcist priest dito. Para kung ano po yung isusurrender, hindi ko po alam. Kasi ayaw ko naman po mag-dispose na katulad ng advice po ninyo na hindi ganun basta-basta. Basta, ang alam ko po, kami ay general confession, saka po yung cares. Ang problema po, paano po yung may mga hawak-hawak something na may nagbigay? Ayaw ko po siyang basta i-dispose. Ngayon naman po, pag nakipag-usap ako sa isang regular priest, parang kahit sila po, hindi rin nila naiintindihan. So, ang kailangan ko po talaga is para mas maintindihan yung point ko, yung ibig ko pong ipaliwanag ng katulad po ng panaliliwanag nyo, kailangan po talaga is exorcist priest siya. Kasi sabi nga, minsan yung kausap ko nga po last Sunday, very sad po ako kasi kadami nga po ng consultation ko sa pari. Minsan, manghihinaan ka ng loob kasi katulad nga ng father, sabi ni Father Darwin na dapat hindi matakot. So minsan po, madadala ka na bakit ganun? Sila nga pare na mas takot. Ako kahit yung ordinary person. Pero nga po, katulad po ng sabi. Idea. Ang concern ko po, yung po sa sarili namin, yung general confession, saka po yung, hindi ko nga po siya basta ma-dispose. Pero wala po akong practice. Yun ay mga bigay-bigay lang na mga something na balut-balut. Wala po sa family ko ng ganun. Meron man po kami, ay di yung mga ninuno na hindi po rin namin alam. Pero may surrender nga po ganyan. Yung tamang ano sa authority. Ang second question ko, Brother Miguel, doon po sa kapatid ko sa Bicol, mas maganda din po ba na sila ay lumapit din exorcist priest para ma-surrender din nila yung kung ano man yung minana namin na hindi naman ho namin alam sa Pilipino. Brother Okay. Wendy? Salamat kapatid, no. Hindi ako pare, di din ako madre. okay. Una na kung
Maalala ninyo yung sabi ni Father Amort, ang dating chief exorcist ng Vatican, na ang isang good confession, ibig sabihin, merong tunay na act of contrition, isang good confession equivalent of 100 solemn exorcism. So, dahil ang confession ay sacrament, ang exorcism ay sacramental. Yan ang sabi ni Father Amort. Ngayon, kung sakaling di mo masuko yan sa pare, pwedeng kayo na lang ang maglibing niyan. Nakasuot kayo ng guantes at prayer for protection. Pagkatapos ng prayer for protection, prayer to break the unholy ties, prayer of deliverance, then ilibing ang naturang mga occult paraphernalias at ang nilibingan niya ay lagyan ng exorcise salt, exorcise oil. No? Pagkatapos, cleansing prayer. At kung meron kayong aklat ni Father Chad Refurger, may bahagi diyan na prayer against retaliation na wala sa kay Father Sikia. Pero sa kay Father Sikia, merong prayer for protection. At pagkatapos, cleansing prayer. Cleansing prayer. At pagkatapos, manghugas gamit ang holy water. Yun po kapatid. Yung mga kapatid ninyo na nasa Pilipinas, kailangan po bang lalapit sila sa exorcist, pwede silang lalapit sa Office of Exorcism, makipag-usap sa case officer kung ang organize ang kanilang ministry, may case officer yan. At ang case officer ang mag diagnostic interview sa kanila at maggabay ng magbigay ng role of life. Okay, Ate Kwan, Susan? Susulat ko po. Okay na ba yun? Brother Jando, isusulat ko lang po yung father. Yes. Na kasi yung na second week of July pa kasi darating yung guidance, yung ni-explain sa akin ni Brother Wendell. Pero meron siyang, may pabibili din akong libro, yung sino yung father, ano po yun, Brother Wendell? Father, nawala kay Father si Kaya, pero meron doon sa isang pare. Father, ano po yun? Chad Father Refurger. Chad Refurger. Libro na isa. Father Chad Refurger. Chad? Yes, Chad Refurger. Refurger. Sabi ko lang, hello, te. Hindi po na, ano bang book sa nila? Itong books ni Father Chad Refurger. Hello, te. Sorry po. Saan po ito pwedeng mabili? Saan po? Brother, sige po. Saan po? Saan po? Ah, sa St. Paul. Okay, okay. So dahil aware din po ako na dapat sa mga valid bookstore lang din, sa mga valid pong authority lang, kasi maaaring ang mabili mo din ay hindi talaga exacto yun ang dapat na ipag-pray. Sige po, ipabibili ko po sa anak ko. At ay ano, Brother Wendell, yung pong ano yun, te? Retaliation to an undeliver, Brother Wendell. Yung po bang retaliation, yung nagde-deliverance iyon, yung mga namumuhay sa mortal sin. Tama po? Yes, dahil bandid sila sa kasalanan at tandaan natin na ang mortal sin may katumbas yan na demonic position. So,
Paano ka makipag away ng demonyo kung ikaw mismo ay natalo na sa kamay ng demonyo? Madali kang i-retaliate. Kaya kailangan talaga yung act of contrition at good confession. Okay po. Na kung naintindihan ko na po, parang under ka ng head mo, tapos kakalabanin mong head mo ang iyong master. Parang ganun. Hindi naman po ako yun. Salamat po sa Diyos. Naintindihan ko na po kasi siyempre po sa family ko, alam ko kung nakaregister ko as part ng exorcism. And then, nagmula. Hindi ko maintindihan din, nangingibabaw ang tahol ng aso te. Hindi ko maintindihan din, nangingibabaw ang tahol ng aso. Nawala na tuloy. Ako kala ko. Kami part ng exorcism, kami mga nagsisimula. So, kumbaga po ay ang aking pong ina-advise sa mga kapatid ko, yung nga pong sakyers, yung pong tears para ano po ang retaliation. Dahil siyempre po, mahirap itong laban na to. Kung mga pari nga po, as regular, natatakot sila. Ay kami kaya pong ano lang, mga ordinaryong Catholic lang. Pero kailangan po talaga lumaban lang sa tama. Kumbaga po, nandyan lagi ang Panginoon. So, yun nga po, panghawakan lang ay ang guidance po ng cares. E di, pag dumating po, Brother Wendell, yung libro, saka magpapabili po ako itong nilista ko. E di, in case po na may meron akong confusion, tatawag na lang po ulit ako. And then, Brother JD, may message ako sa iyo sa messenger pag may time ka doon na lang para hindi ko na ma-waste ang time ng mga nakapila. At alam ko, napakaginto ang makapasok dito sa saka mas marami pang nangangailangan ng tulong nyo. So, marami pong salamat. At basta, Brother JD, bigyan mo akong kaunting time sa messenger. May message ako doon sa iyo, ha? Para masabi ko yung ibang concern ko sa donation, ha? Marami pong salamat. God bless po sa lahat. Okay, thank you sa iyo, Ate Susan. Buen viaje.